kahapon sa kampanerang kuba. Ay, yung makakatuluyan ni Ima. If you produce Lucia's daughter, then I will leave. Pack your bags. You're leaving tomorrow. You bring Lucia's daughter first. Antonio daw yung pangalan ng asawa ni Tita Lucia. Siya rin ba yung Antonio na kaibigan mo? Hindi. Mamamatay na sila! Ay, hindi pwede. Paano si Ima? Kahit na anong mangyari, itago mo si Antonio, ha? Huwag na huwag mo siya palalabasin. O sige, sasabihan ko si Antonio na huwag muna maglalabas ng bahay. Alang-alang kay Imang, pumayag na tayong maging mangkukulang. Ihanda nga, boy! Bibinyagin lang mga apo ko! Sister Cecilia? Sister Cecilia, ba't umiiyak ka? Wala na sila. Sister Cecilia, ano ba nangyayari? Wala na sila, Father. Sinong wala? Ha? Sinong wala? Father naman eh, di ba tatlo kami dito? Ngayon, wala na sila. So ibig sabihin, nag-iisa ako, sino ngayon ang nawawala? Si Sister Clara at si Sister Marcelina. Wala na sila. Oh, eh, nasan nga sila? Kinuha na sila, Father. Kinuha nino? Ni Grandmamang, Father. Grandmamang? Lola? May lola kayo? Opo. Teka, kailan kayo nagka-lola? Dati mo, Father. Kinuha na sila. Eh, nasan nga si, ano, si Sister Clara at si Sister Marcelina? Wala na. Nasa kaharian na sila, Father. Nasa kaharian na sila. Wala na akong kasama dito. Wala na. Kaharian? Bakit? May kaharian ba kayo? Oo naman, Father. Mga prinsesa kami. Ako, si Sister Clara, si Sister Marcelina, mga prinsesa kami. Wala na sila. Sister Cecilia, nagda-drugs ka ba? Anong prinsesa pinagsasasabi mo? Father naman, nagda-drugs! Cough syrup na, allergic ako, drugs pa! Ayun talaga, Father. Wala na sila, Father. Nasaan nga sila? Si Sister Clara at si Sister Marcelina? Wala na nga, Father! Ang kulit niyo! Kinuha na nga! Tulungan niyo ako. Ako na lang ang mag-isa dito. Kahit naman pala maging prinsesa kami, ganyan din lang magiging itsura namin. Tsaka, ano sa sabi mo? Ano ito nanilig ko, ha? Ano binibulong prinsesa? Huwag niyong pansinin. Kasi kayo, isinuko niyo kay Otlum at Malok yung posisyon niyo. Eh, Grandmama, ayaw talaga namin to. Eh, di yan ang napala niyo. Ngayon, kailangan kayong sumunod sa lata ipag-utos ko. Wala naman pong problema doon, Grandmama. Ang susundin namin lahat ng utos ninyo. Ah! Siyempre pa! Pati mga utos namin. Hala! Bakit pati kayo? Siniswerte? Aba, natural! Mga prinsesa na kami! Tama sila. Kung ano pag-uutos ko, susundin nyo rin sila. Bella! Ay! Ano sa sabi niya? Ano yan? Tsaka! Tsaka daw!
Buhay pa pala si Antonio. Angel, parang awa mo na po kung sasabihin na. Sabihin mo sa akin saan nakatira si Antonio. Angel, malayo na siya. Nasa Maynila na. Pabayaan mo na siya. O sige, kahit anong gusto mo gagawin ko, ha? Huwag mo lang sabihin, ha? Kahit na ano? Oo. Pakakasalan mo ako. Ano? Paano kita pakakasalan na hindi naman kitang mahal? Ano sa isa ng pagpapakasal ko sa'yo kung alam mong hindi kita mahal? Ayaw mo? Nasabi ko kay Don Francisco na buhay pa si Antonio. Sandali lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakasalan mo ba ako? Hindi. Angel, nakikiusap ako. Oo o hindi? Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Angel! Angel! Kung sino ka man, bisahin mo ang lugar na ito. Mamulto kami at tama lang sino man tumuntong sa lugar na ito. Sino ka? Sino ka? Hindi ko kayo sasaktan. Huwag kayong umalis. Pasensya na kayo. Sa dami ng kababalaghan na nangyayari sa paligid ko, hindi na ako nagtataka sa inyo. Ako si Lourdes, ang ina ni Fatima. Parang awa niyo, nakausapin ninyo ako. Ako po si Mabait. Ako naman po si Kaibigan. Hello, I'm Yvonne. Si Maya naman ako. And I'm Tweety. Kami po ang mga kaibigan ni Imang. May kutub ako. Delikado si Jacinta sa mansyon. Bakit? Ano nangyari? Eh, kausap ko nga lang. Biglang naputo lang linya. Eh, ano ba sinasabi niya na eh? Ang sabi lang niya, ikaw, Antonio, huwag ka daw muna maglalabas ng bahay dahil nagkakagulo sa mansyon. Nagkakabukuhan na daw. Tapos? At tapos ayun, naputo yung linya. Baka naman may nakarinig kay Jacinta. Ako, yan ang suspecha ko. Nasa panganib siya, Sinta. Kailangan ko siyang puntahan. Ano ka ba? Sabi nga niya, huwag kang lalabas ng bahay. Ako na lang. Ako na lang pupunta ang mansyon. Oo, isa ka pa. Kayong dalawa, ha? Dito lang kayo sa bahay. Walang lalabas. Angel! Sabihin mo. Aray ko, ano ba ang sakit? Don Francisco, ano yan, Angel? May pagtatapat daw po sinyo si Jacinta. Ano yun, Jacinta? Sabihin mo! Sabihin mo na, kundi ako magsasabi. Ano yun? Magpapakasal na po kami. Bakit? Buntis ka? Hindi po. Eh, matatanda na kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Ba't pa kayo nagpapaalam sa akin? Oh, baka naman gusto niyo akong kunin ninong. Opo. Sige, binibigay ko sa iyo ang aking basbas. Maraming salamat po, Don Francisco. Kinagagal ako kayong makilala. Pasensya na po kayo kung tinakot namin kayo. Okay lang yun. Gusto ko lang kasing makita yung lugar kung saan nagkakampana yung anak ko. Paano niyo po nalaman na si Fatima ang anak niyo? Sinabi sa akin ng mga matre. You know, mahal, na love kayo ni Imang. Wala siyang hindi gagawin para po sa inyo. Mahal na mahal ko rin siya. Kahit hindi ko alam noon na anak ko siya, alam na puso ko yun. Alam niyo, gustong-gusto ko na siyang makita. Gusto ko siyang yakapin.
alagaan. Pero paano ko gagawin yun? Ano gagawin yun? Wala na si Imang. Alam niya lahat gagawin ko para makita ko siya ulit. Naniniwala po ba kayong patay na si Imang? Hindi. Alam ko na buhay pa siya. Sa palagay ko, dapat niyo nang malaman ang katotohanan. Huwag, kaibigan! Correct si kaibigan! Siya ang mother. Dapat niyang malaman. Pero baka magalit ang mga madre. Anong dapat ko malaman? Ano yun? Hindi patay si Imang. Natutulog lang siya. Ay, dalhin niyo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Gusto ko na makita ang anak ko. Ako, parang awa niyo na. Opo, dadali namin kayo sa kanya. Sundan niyo kami. Lourdes! Naku po! Patay niyo kayo! Lourdes, sino kausap mo? Bakit mo sila pinalis? Bakit, Lourdes? Sasabihin na nila sa akin kung nasaan si Imang, pero pinalis mo sila. Lourdes, wala si Imang. Hindi. Mga kaibigan sila ni Imang. Pausap ko yung mga imo na tadaga. Eh, Lourdes. Sinabi na nila sa akin na hindi patay si Imang. Natutulog lang siya. Ipapakita na nila sa akin kung nasaan si Imang. Pero pinaalis mo sila. Lourdes, baka naman mga masasamang elemento lang ang mga yan. Hindi, sister. Mga kaibigan sila ni Ima. Lourdes, baka pinapahamak ka lang ng mga yan. Hindi. Buhay pa ang anak ko. Lourdes. Hirapan ka. Kami man ang mga tumalimpin na ni Imang, nasasaktan din. Mabuti pa sana, umuwi ka na. Tapos pag may balita na ako mismo magsasabi sa'yo, pupuntahan kita. Dad? Yes, I do. I don't understand why he had to leave. I don't either, but he feels strongly about his leaving, and I don't think we can do anything about it. People leaving? This makes me so sad. People? Yeah. Dad? Fatima? Fatima? Where could she be? We've searched everywhere, and we still can't find her. It's just like she just disappeared. Or maybe she's dead. No, she can't be dead. In order to declare a person dead, there must be a body. But they didn't find any body, so she's a missing person. Why the concern for Fatima, Luke? I don't know. She was just very nice to me. And every time I look at her, everything seems so pleasant, positive and happy, despite her handicap. Why are you looking at her pictures? Well, looking at her pictures, it just makes me so hopeful. It gives me so much hope that I shouldn't be sad, that everything will be all right. Okay. Nasaan na? Ito na yung pagkaan niya. Ayan! Ay, sorry!
Pasensya na po. Ang babagal mo kumilos! Uwali ka na, sister. Ay! Sandali, hindi pa kayo tapos. O ba bakit? Ano pang gagawin namin? Ayun na! Ayun na ang pagkain. Gusto ko, subuan nyo kami. Hala? Baldado? Eh bakit? Gusto namin. Ah, gusto nyo? Gusto nyo, bugbugin ko na lang kayo para talaga mabalda na kayo. Oops. Bawal. Hindi nyo pwedeng gawin sa amin yan. And why? Dahil nga mga prinsesa kami. At bawat pagsuway sa lahat ng mga utos ng prinsesa ay may karapatang parusa. Kaya gawin nyo ang gusto namin. O, siya. Alam naman namin kung anong paborito nyo dito eh. Ito, di ba? Favorite mo to? Dali, balatan. Okay, halika na. Hoy! Ngayon! Ano? Inguyayo kami. Munguya pa? Oo. Hindi kayo marunong munguya mag-isa? Oo. Wala kayo sumukay. Gusto lang eh. Kaya. Bisan mo, meron ka pang papaya. Anak, kumain ka mabuti para matunawang ka. Hindi na siya makakain. Hindi na rin siya makatulog. At nagiging violente siya sa anak namin. Ang sinasabi niya ay hindi niya anak si Veronica. At ang anak niya isang kuba. Lagi siyang tulala. Lagi na lang umiiyak. Dok, natatakot ako. Hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa asawa ko. Tama ka. Kailangan ng tulong ng iyong asawa. Mas makakabuti kung i-admit natin siya sa ospital. Mabibigyan pa natin siya ng tamang therapy at medication. Martin? Ano to? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpatawag ng ibang doktor? Kailangan na ng tulong ni Lourdes. Hindi baliw si Lourdes. Huwag mo nang itanggi sa sarili mo. Na kailangan na ng tulong ni Lourdes. Alam ko kung bakit mo ginagawa to. Gusto mo mawala ang kapatid ko. Ate Lucia! Ate Lucia! Buhay si Fatima! Buhay ang anak ko! Anong sinasabi mo, Lourdes? Sinong may sabi sa'yo na buhay si Fatima? Sabi ng mga dagat-ibon, kinausap nila ako. Mga kaibigan sila ni Fatima, sabi nila buhay ang anak ko. Mamaya na natin pag-usapan ito, ha? Pero ate, totoo ang sinasabi ko. Alam nila kung saan si Fatima. I'm sorry, ma'am. Pero kitang-kitang ebidensya na may depresya ang pag-iisip ng yung kapatid. Kailangan siya dalhin sa ospital. Hindi baliw ang kapatid ko. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako baliw. Ako ang asawa, kaya ako ang magdedesisyon. Kung ano makakabuti para kay Lourdes. Doc, ischedule niyo na kung kailan niyo siya kukunin at ihahatid sa ospital. Martin, huwag mong gawin ito. Awak sa asawa mo. Mas maalaga namin siya sa ospital. Totoo ang sinasabi ko. Yun ang sinabi ng mga dagat-ibon sa akin. Buhay ang anak ko. Buhay si Fatima. Lourdes, tama na. Tama na. Mana! Buhay ang anak ko. Buhay si Fatima. Buhay si Fatima. Buhay si Fatima. Kasalanan niya yan eh. Sabi ko nang huwag natin sasabihin kay Lourdes ang tungkol kay Imang. Yun tuloy, mas lumala pa yung problema. Oo nga. Ngayon tuloy, dahil sa atin, pati si Lourdes mapapasok pa sa mental hospital. Di paano? Naawa ako sa kanya. Nakita kong naghihirap na ang kanyang kalooban. But kaibigan, mas maghihirap ang kalooban niya ngayon, you know? Dapat talaga, nakikinig tayo sa mga madre. Mas sila ang nakakaalam, no? Nangyari na ang nangyari. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ay nako, huwag na muna tayong kumilos. Lalong gumugulo ang lahat kapag nakikialam tayo. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit?
Kailan pa naging bawal pumunta sa simbahan? Sino sadya mo? Yung mga madre! Oh. Si Sister Cecilia, nandyan. Gusto mo tawagin ko? Nanay, okay na. Ang totoo lang, si Padre Agato nang pinunta ko dito. Pwede ko rin siya tawagin. Hindi, huwag na. Baka busy siya. Alis na lang ako. Bakit ba? Si Imang ba hinahanap mo? Si Imang? Namimiss mo ba siya? Alam mo, porkit nandito ako, iniisip mo agad na si Imang pinupuntahan ko, no? Palagi na lang. Bakit ba? Nakakabawas ba ng pagkalalaki mo ang pag-amin na may pagtingin ka kay Imang? Hindi. Dahil wala akong pagtingin kay Imang. Ganong kadali. Well, bahala ka kung ano gusto mo sabihin sa sarili mo. Pero alam ko, nagsisisi ka sa ginawa mo kay Imang. Dahil lihim ang pagtingin mo sa kubang nilalait-lait mo. Baliw na si Lourdes. Makukulong na siya sa mental hospital. Wala na ang kanong asawa ni Lucia. Malapit na rin mawala si Lourdes. Matutupad na ang pangarap ko. Pangarap? Uy! At yun, Edja, may pangarap ka pa, ha? Ano yun? Ang mapasakin si Lucia, ano ka ba? Oo nga. Okay, tutigo. Go. Win it. Wala na buka. Ito na rescue. Go. Pesitabok, pag nagkataon, sa palagay ko, hindi lang yung Kano at si Lourdes ang mawawala sa mansyon na to. Sino ba? Kapag naubos ang wild abugak, malamang pati ikaw mag-disappear sa mansyon na to. Tingin ko lang! Totoo naman! Anong gagawin natin, Pesitabok? Totoo sinasabi ko, totoo yun. Nagawa natin, nagsisilbi tayo, naglilinis, nagluluto, pero parang hindi naman ako napapagod doon. Kasi gusto natin yung ginagawa natin doon. Ano nga? Ayaw ko na. Psst! Bakit? Tawag mo ako. Psst! Mga apo! Hey! Grandma! Kanina ka pa dyan. Meron akong bibigay sa inyo. Inumin nyo to ngayon din. Ha? O para talaga sa inyo to. Ano po yan? Eh, ano naman po ang mangyayari? Eh di ano pa, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na malawak na malawak na kapangyarihan. Ayaw naman po namin. Alam niyo, no, para talaga sa inyo to kung tinanggap niyo ng trono. Eh, hindi ko naman ibibigay sa kanila to. Bakit mo? Natawa ko feel, no? Saka kayo mga apo ko. Eh, pinapuran, ha? Panlaban niyo to, at yung kakimalok. Oo nga, alam namin, nagmamalasakit kayo sa amin. Kaya lang kaya? Ano naman ba ang mangyayari pag ininom namin yan? Para saan po ba yan? Eh di magkakaroon ka ng kapangyarihan na napakalawak. Malawak na kapangyarihan. Sige na, inibidyo na. Alam niyo ba, may pwede kayong patayon ng dalawang yan. Ha? At inusto nila. Inumin nyo ito ngayon din sa'yo. Sige, sister. Inumin na natin. Ayan. Ayan, tumayin nyo naman. Ayan. Matusap. Tinan mo kapatid mo. Baka akong buwan. Ha? Inumin nyo pa. Ubusin mo na. Grandmama! Ang sarap!
what if arms ang effect niya? Ang ganda! Ang dulas! Who do you think dalawa magpasalo? At sino sa inyo ang kinamahay? Are you ready, sister? Ready! Isa tayo mo! Hindi ako papayag na dalhin ka ni Martin sa mental hospital. Alam kong hindi ka baliw. Cortez, ikaw sabi mo po, magtulungan tayo. Ate, ang buhay si Fatima. Sinabi sa akin ng mga daga at ipon. Huwag ka mag-alala. Ilalayo kita dito, itatakas kita dito. Hindi ka na pwedeng sakta ni Martin. Gawin ko. Nag-iisa na lang ako eh. Hindi ko na po alam kung ano nangyari na kayo na Sister Marceline at Sister Clara. Sana naman nasa mabuti silang kalagayan. Lord, ilayo niyo po sila sa kapahamakan ha, at ilayo niyo po sila sa kadiliman. At saka Lord, sana ituro niyo na rin po sa akin kung anong gagawin ko. Lord, tinatawag niyo po ba ako? Lord? Lord, bakit po? Lord? Lord? Thank you.